Siguro nagtatanong ka, no? Habang nakikita mo ang nakikita ko ngayon, siguro tinatanong mo sa sarili mo na ilang beses ko na bang napanood to? Wala na bang bago? Wala na bang ibang storya? Ito na lang ba? Ito na lang ang makikita ko? Well, don't worry. Dahil hindi naman ito ang kwento ko. Ng tulog mo. Hindi ka muna ginising para makapagpahinga ka muna. Eto, toto. Tikman mo, ha? Sabi mo sa akin kung masarap na. Sige po na. Okay ba? Okay naman, Nay. Okay pero na. May kulang lang. Ay, kulang pa. Konting-onti na lang. Ah, sige, anak. Ako ikaw na bahala. Sige, ikaw na pala. Kamusta naman ba yung tulog mo, anak? Okay ba? Parang sinilip ka namin eh. Parang dinadalaw ka ng masama mong panaginip. Hindi naman po, Tay. Sa tatay talaga. Napanaginipan ko lang po yung binabasa kong libro. Tungkol saan? Tungkol sa boys, no? Tay, hindi. Deny to death ka pa dyan. Kitang-kita ka kaya namin na sasalita ka sa tulog mo kanina. Sabi mo, Dave, I love you, Dave. Don't leave me, Dave. Ay nako, Frederico, tigilan mo na yung anak mo, ha? Mamaya mapikon yan, iiyak na naman yan. Nay, hindi na po ko iiyaking bata. I am a grown woman. Meron na rin ako mga pangarap at pusong handa ng magmahal. Yeah. Hoy, Florencia, tigil-tigilan mo ko, ha? Grown woman ka dyan. Gusto mo kurutin ko yung singit mo? Meron ka pang nalalaman na makapusong handang magmahal. Ikaw, pag nalaman ko kung may kerengking, ano ko, kakalbuhin talaga kita. Lydia, relax ka lang. Tama naman sinasabi niya eh. Dalaga na siya, hindi na siya bata. Mas maaga natin tanggapin yan, mas mabuti. Pero anak, pag kumerengking ka na, ipangako mo sa napapakilala mo yung lalaki na yan sa amin. Kung kay kerengking ka na. At titingnan natin kung karapat-dapat ba siyang kerengkingan. Ayan, kinukonsinti mo kasi ang anak mo, kaya yung puso mo eh. Hinihini nga. Eh kasi naman, Nay, Tay, bakit naman ako kekerengking ko kung marami pa akong pangarap sa buhay na gusto kong to pa rin? Diba, gusto kong makatapos agad ng college para makakuha ng maayos na trabaho. At kapag may maganda na akong sweldo, patitigilin ko na kayo sa paglalako ng mga lutong ulam. Oh, edi hindi niyo na kailangan gumising ng maaga para mamalengke. At hindi na rin kayo mga ngali kakahiwa at kakagasa ng mga sibuyas natin. Tapos, magre-relax tayo. Tapos, magwa-watch tayo ng mga movies. Diba, Nay, Tay? Ganun. O tapos, eto pa. Magsiswimming tayo sa Boracay. Or namamasyal, for example, sa Spain. Buenos noches, buenos dias. Or pwede rin lumalafang ng masasarap na pagkain sa Italia. Buenos noches. Deliciosa, deliciosa. Diba, Nay? Or pwede rin nagpapapicture sa Eiffel Tower sa Paris. Bonjour, enchante. Oh, yun ang plano natin na yung walang sawang pagpapalunod sa saya.
Nay! Hmm? May nasabi ba kung ayaw mo? Ayaw mo ba sa Europe, Nay? Mas bet mo ba sa US tayo? Hindi. Hindi, anak. Okay yun. Okay lahat yun. Hindi ko nga alam kung anong nagawa ko. Nabiyayaan ako ng Diyos ng napakabuting anak. Salamat, ha? Nay, talaga? Federico, sumama ka na dito. Okay na yun, Nay. Federico. Sulat? Nay! Sulat! Tira! Ano yung sulat na yun? Ngayon! Ay! De La Cruz! Ay! Kuya! May sulat po para sa akin? Paulit-ulit. Ulitin ko. Lawrence De La Cruz, may sulat para sa'yo. Ha? Tara, Nay! Tara! Sapa! Nay, pupunta ko. Anak! Nay, pabalik! Ha? Anong meron, anak? Dito? Ha? Dito? Tapos, pabalik ulit? Tara, Nay! Ano ba ito, anak? Ano ba? Kuya? Ito na ako, anak. May sulat po para sa'kin? Ulitin ko ulit. Gano'n, kuya? Okay na yun. May sulat! Anak. Yan na ba yung resulta ng college admission mo, ha? Yan na yun? Yes po, Nay. Sulat po galing sa Charanalo University. Anak, yun ba kailangan na upuan? Upo ka muna. Baka mahilo ka. Upo ka muna. Upo ka muna. Upo ka muna. Huwag mo muna buksan. Upo ka muna. Bilis naman. Anak, tatandaan mo, ha? Kahit anong mangyari. Okay lang talaga, anak. Okay lang talaga. Huwag kang kakabahan, anak. Okay lang talaga yan. Mamuhay niyo po. Ay, sorry, anak. Okay lang yung anak, ha? Anak, marami pa naman ibang pagkakataon eh. Siguro, okay lang kung second or third university yung choice natin. Okay lang siguro yun. Di ba? Nay. Tay. Salamat po. Kailangan mo. Ano, wala pa rin? Sige lang, kain lang kayo.
Ito ang aking mundo. Katulad ng aking pamilya, pare-pareho ang laman ng aming mga puso. Mga simpleng kaligayahan. Wala naman kaming plans for world domination or expand our spheres of influence sa Eastern Europe. Ang sa amin lang, kahit mangyara man ang Russia, hindi kami nawawala ng pag-asa. Lalaban lang ng lalaban. Hello, hello! Ito na! Ito na! Ito na! Mapasunay ko! Ito na! Yan na! Thank you, thank you, thank you. Hello, hello! Yan! Mga kasama! Mga kasama! Sandali, sandali. Meron lang akong gusto sabihin sa inyo. Gusto ko lang sabihin na ang tagumpay ng aking anak ay tagumpay nating lahat. Naway magsilbing inspirasyon siya sa ating lahat. Dahil hindi naman masama mangarap eh, di ba? Kahit na mawala sa atin ang lahat-lahat, kahit na idikdik sa atin, ang mga pagsubok ng tadhana, hinding-hindi nila mananakaw sa atin ang karapatan natin na mangarap. Tama? Di ba? Mangarap ng isang magandang kinabukasan para sa ating mga mahal natin sa buhay. Yeah? Yes. Kaya, ito ay para kay Florence. Para kay Florence! At ito ay para sa ating lahat. Federico? Nangyari? Tabi! Natitira pa naman tayong pera. Tapos, tinawag ako na rin yung lolo mo. Sabi nga, tutulong daw siya. Pati na rin yung mga kamag-anak natin sa Cebu magbibigay daw sa lalang pera. Si Kapitana, i-apply daw niya si tatay dun sa medical aid program ni Mayor. Pero anak, pasensya na ha? Pero, ikaw muna bahala dun sa ulang business natin. Ikaw muna mag-deliver doon sa construction site, ha? Sayang din kasi yung pera eh. Pandagdag din yun doon sa after surgery ng papa mo. At saka, yung kakailanganin nating paggaso sa gamot. Kakayanin natin to, anak. Kaya natin. Lalaban tayo. Kakayanin natin ay lalaban tayo, mananalo tayo. Sigurado na. Salamat, Kuya. Enjoy, ha? Nom, nom, nom. Ay, Ate, lutong ulam. Masarap to. Naku, hindi na. Thank you. Sige po. Kuya, ito po sa inyo. Kuya, para sa'yo. Tapos ito, Kuya, sa inyo. At ito po, Kuya, sa inyo. Dalawa na. Please. Pero bawal na po muna utang ngayon, ha? Kailangan kasi ng panggamot at operasyon ni tatay. Kaya kung okay lang po sa inyo, cash na muna. Huwag ba nagluto nito, Florence? Opo. Duda po ba kayo sa lasa? Huwag po kayo mag-alala. Turo po ni nanay lahat ng MTS. Sigurado po ako kasing sarap ng lahat. Kung hindi niyo po yan magustuhan, re-refund ko po kayo. Florence.
Para sa ito. Nag-ambag-ambag kami ng mga kasama ko para sa tatay mo. Hindi man ganun kalaki, pero sana kahit papaano ay makatulong man lang kay paring Federico. Salamat po, ah. Hindi ko na po ito tatanggihan. Malaking tulong po ito sa amin. Ay, yung mga kanin niyo pala, kuya. Oh. Kuya, salamat po. Lawrence! Kuya Densyo! Kamusta ka na? Kamusta si paring Federico? Ayun po, lumalaban. Pero huwag po kayong mag-alala. Kayang-kaya niya po yun. Ikaw na pala gumagawa na? Opo. Pasensya ka na, ha? Walang-wala rin ang Kuya Densyo, eh. Pero kaya rin kita hinahanap. May racket ako para sa'yo. Racket po? Ang kailangan mo lang, galingan magluto. Eh, alam ko naman napakagaling mo magluto, eh. Kayang-kaya mo yun. Saan po magluluto? Sa mga ferels. Paglulutuan mo lang ang mga bata. Kilala mo naman ang mga ferels. Isa sila sa pinakamayamang pamilya dito sa Levante. At siguradong mataas magbigay ng sweldo mga yan. At malaki maitutulong nito sa pangangailangan nyo ngayon. Oo naman, Kuya Densyo. Meron pa rin po bang hindi nakakakilala sa mga Ferel? Eh sila na yata ang pinakabonggang pamilya dito sa Levante. At ang alam ko po, iba talaga yung levels ng yaman nila. Pero yun lang ba ang pagkakakilala mo sa mga Ferels? Bakit po, Kuya Densyo? May dapat pa po ba akong malaman tungkol sa mga Ferel? Weird po ba sila? Kumakain ba sila ng mga puso o laman loob ng tao? Hindi naman. Kagaya rin naman natin sila. Kumakain, natutulog, nalulungkot, umiiyak. Pero siyempre, iba pa rin ang takbo ng utak na mayayaman kumpara sa ating mga nasa laylayan. Ano pong ibig niyong sabihin, Kuya Densyo? Ferel. Search ko nga. Ferel. Pero ngayon lang ako na-insulto ng ganito ng mga apo ni Don Ferels. Hindi ko talaga ito makakalimutan. At sasabihin ko sa lahat that the worst thing na pwede mangyari sa isang chef ay ang magluto sa mga Ferel. Ipagsisigawan ko na iba sila ng lahat ng mga chef! Bing, bing, bing! Ha? Eh, Kuya Densyo, bakit tutuloy po tayo? Mga chef nga, walang panama. Eh, paano pa ako? Relax ka lang. Kaya nga nandito ang Kuya Densyo, di ba? Eh, ano naman kung hindi ka makuha? May mawawala ba sa'yo? Pero pag nakuha ka, di problem solved. Alam mo, di ba nga may kasabihan tayo? You have everything to lose and nothing to gain. Baliktad, Kuya Densyo. You have nothing to lose but everything to gain. See? Alam kong alam mo ang tama. Kaya yakang-yakang mo to. Kaya mo yan, Florence. Subok lang. Pumasok ka lang, ha? Hintay mo ako, paparada ko lang sa sasakyan, ha? Sige po, Kuya Densyo. Sige. Isara mo yung bibig mo.
Baka pasukan niya na masamang hangin. Oh, sorry po. Ang ganda at laki po pala kasi ng mansyong to. Ikaw ba ang nirekomenda ni Dencio? Yes po. Mag-a-apply po sana akong cook ng mga Ferrell. Follow me. Walk this way. So this is the kitchen, and this will be your area. Now, I will be honest with you, Miss... Florence po. Florence de la Cruz. All right. Miss Florence de la Cruz, hindi ako agad-agad nagbibigay ng chance sa mga kung sino-sino lamang para maging cook ng mga Ferrell. I go through a long process of recruitment. Usually, highly recommended na ng mga nasa culinary scenes. And at least, the very least, mga ilang taon na rin nagtrabaho para sa mga top restaurants. Mukhang wala pong nagtatagal, no? Ay, sorry po. Napanood ko po kasi yung video ng chef at kung hindi po ako nagkakamali, sinusampa na yung mga Ferrell. Well, at least alam mo na why I am so desperate. So desperate that I'm willing to take a chance sa iyo na nobody. Eh, yun naman po ang kailangan natin sa life, di ba? Isang chance to make a difference, one chance to change the world, and one chance to start a revolution. Kaya wag mong sayangin ang one chance mo. After all, it's not every day na bibigyan ka ng pagkakataon na magluto para sa isa sa pinaka-influensyang familia sa Levante. Now, cook me your best recipe. Patunayan mo sa akin na karapat-dapat ka maging cook ng mansion na ito. Patunayan mo sa akin na kaya mong magluto para sa mga apo ni Don Ferrell. Opo, papatunayan ko po na kaya kong magluto para sa mga apo ni Don Ferrell. What are you waiting for? May apron po kayo. Babalikan na lang kita. Sandali na lang po ha. Mga ilang minuto na lang po matitikman niya ng napakasarap kong luto. Who are you? Don Ferrell, is there anything you need, sir? Siya nga pala. Siya po si Miss Florence de la Cruz. She's applying as a cook para sa mga bata. Is she too young? Sino nag-recommenda sa kanya? Well, si Dencio po nag-recommenda sa kanya. Well, since hindi pa po tayo nakakahanap ng chef, given the rumors about your apos, well,
Itatry ko po siya. Susubukan ko. Baka sakali pong pwede siyang i-hire habang hindi pa ho tayo nakakahanap ng mas may credential na cook. So, Florence de la Cruz. Sorry kung nabigla ako kasi pagkakita ko sa iyo, Mena, minaalala ko. Never mind. Naku, okay lang po yun. Tatay ko nga po, napapagkaman na lang si Marian Rivera. Si Pea Alonso po dito. Joke lang po. Joke lang. Joke lang din. You're a funny girl, Florence. You can call me Lolo Garp. Kasi pagkatawag mo ako doon, baka isipin ng ibang tao eh, para tayong mga karakter sa lumang teleserye. Oh, Sim. At kung hindi ako nagkakamali, Serafica here is making you audition. Pero sa naamoy ko eh, mukhang pasadong-pasadong pagluluto mo. Serafica, can I be a judge of the new chef, kasi gusto ko rin matikman ang luto ni Miss De La Cruz. Oh, of Pwede course, ba? Don Ferrell. Wala pong problema. And I think it would be best kung kayo na po ang magpasya if she deserves to be hired as a cook ng Familia Ferrell. Huh. What is that? Ang tawag po naman dyan eh, Le Balbacoa de Familia de la Cruz. Recipe po yan ng tatay ko na pinamana mo po ng tatay niya sa kanya nung nakatera pa po siya sa Tabunok. Ah, taga-bundok. Hindi po taga-bundok, Tabunok. Isa po yan sa pinakamagagandang pasyalan sa Cebu. Nakapunta na po ba kayo ng Cebu? Pag may time po kayo, papasyal ko kayo doon. Tapos alam niyo po ba, ang gaganda ng dagat doon, kulay asul na asul, tapos may mga magagandang water resort pa doon, mga slide. Ganun, Lolo Carp. Don Ferrell po. Don Ferrell. Don Ferrell, mabuti pa po siguro tikman niyo na ang niluto ni Miss Florence nang malaman po natin kung karapat-dapat siya maging cook nitong household na ito. Ano pa nga bang iniintay natin? Mm-hmm. Don Ferrell? Are you all right? What have you done? What did you put sa niluto mo? Ha? Huh? Naku, wala po ko nilagay dyan. Get out! I'm so sorry, Don Ferrell. Hindi po siguro kayo sanay sa ganyang klaseng luto. I knew it was a mistake. The moment she stepped into this house, I just knew there was a mistake because... Actually, this thing is very good. It reminded me of the cooking of my wife. This is very good. It's very, very, very good. Are you sure, Don Ferrell? Yes, nabigla lang ako. I wasn't expecting na makakatima ko ulit ng ganito kasarap na luto, gaya ng luto ng aking asawa. So I guess you can say I'm impressed. You have a talent for cooking. At sa naamoy ko, you cook from the heart. So kung mamarapatin mo, I want to say na
pwede ka nang maging tagapagluto ng pamilya ko. Oh, it means you're hired, Iha. Talaga? Yay! Salamat talaga! Miss Florence, please, please. Behave yourself. Don't worry, Don Ferrell. I will orient Miss Florence on how to act properly around you and the children. Just give me 1 week to train her. Oh, hindi na kailangan. She can start right away. At mas maganda siguro kung makilala na rin niya yung mga bata dahil, after all, she'll be cooking for them. Of course, sir. I will call all of them. Tell them I'll meet them at the garden. Yes, sir, of course. Right away. This is good. Maraming salamat po, Lola Garba. Malaking tulong to sa pamilya namin at excited rin po akong ma-meet yung mga bata. I'm sure magugustuhan mo rin sila. Tristan, your Lola wants to see you. Aldous, your Lola's waiting in the garden. Troy, your Lola's in the garden, waiting now. Owen, please go to the garden now. Ay. Pagpasensya mo na yung si Serafica, she can be very strict sometimes. But that's because she takes care of us well. Pero huwag kang mag-alala. Mabait naman yan. Very loyal sa aming pamilya siya. And she's been with us for so many years now. At siya rin ang mag-aalaga sa lahat ng mga needs mo. Mabait niya nga po eh. Pinag-audition niya pa rin po ako para maging cook. Abi, ang ganda naman kasi ng timing mo. Kailangan na namin talaga ng cook para sa mga apo ko. Nakakatuwa po kayo, no? Love na love niya yung mga apo niyo. At kayo pa po mismo yung nag-aalaga sa kanila. Well, ano pa ang sense ng lahat ng wealth na ito? Na meron ako kung hindi ko naman makakasama ang pamilya ko. At siya pa, matanda na rin ako. Hindi na ako magtatagal sa mundong ito, Florence. So, might as well spend it with them. Huwag po kayo magsalita ng ganyan. Sure akong marami pa po kayong time to spend with your apos. At isa pa po, sure akong napaka-cute ang mga apo nyo. Diri-diri! You be the judge. Oh, eto na pala sila. Pala kayo. Nasaan si Tiro? Wait there, Lolo. Sa mansyon ng mga Ferrell? Papayag na ako, pero sa isang kondisyon, sa punto na mahihirapan ka sa mansyon na yon. Aalis ka na agad doon, babalik ka na dito sa bahay, agad-agad. Ako lang ba? Or that girl Florence looks disturbingly familiar? It's been a while na nagkaroon tayo ng source of amusement. Gusto ko, I can make her quit in one day. Or alam niyo, mas maganda. Let's welcome her na lang. The Ferrell style. O ano, Nero? May chance ba kayo ni Miss Florence de la Cruz? Once ka lang pwedeng magkamali. And after that, I will personally drag you out of here. I will not tolerate incompetence.